Okay, magandang araw mga minamahal ng mga kapatid na Islam, mga kapatid na SDA, mga kapatid ng mga home churches at iba pang mga members ng Adventist communities. Ako po ay magbibigay ng presentation dito na maikli sa isang punto na may kinalaman doon sa 144,000 at saka yung Great Multitude. Kasi ito ang isa sa mga controversial na doktrina ng Adventist, hindi lang sa labas dahil iba po ang doktrina ng Seventh-day Adventist kaysa sa ibang mga grupo. Pero ang nakapagtataka dito ngayon sa within the Adventist community mismo ay hindi pare-pareho ang unawa. Kaya pag kami po bilang members ng Seventh-day Adventist Reform Movement, pag kami ay nangangaral, ay kalimitan na itinatanong sa amin ito. Ano ba ang kaibahan ng doktrina ninyo sa 144,000 at saka Great Multitude at saka doon sa mainstream Seventh-day Adventist? Okay. So dito po sa pagkakataong ito, nais kong linawin para sa doon sa mga nagtatanong, lalo na doon sa mga kapatiran natin sa Valenzuela, sina Brother Ricky, gusto ko pong i-share ang katotohanan ito na sa inyo. Dahil sa ngayon ay gusto man natin na mag-aral, hindi po natin pwedeng magawa dahil nga sa lockdown tayo lahat. Kaya dito na lang po tayo mag-aaral dito sa video na ito. Okay, so ang unang nais ko na puntuhin dito is ito bang pag-aaral ng 144,000 ay isang bagay na mahalaga para sa atin o hindi mahalaga? Okay, may komentaryo po dito si Sister White sa The Present Truth, Volume 1, Number 4. Sabi niya, "The Lord has shown me that precious souls are starving and dying for the want of present sealing truth." Ano daw po ang kinakailangan ng mga bayan ng Diyos na kung saan sila daw po ay starving o parang patay gutom. Nagugutom sila dahil doon sa natawag na present sealing truth. At sabi dito, the meat in due season. So ito palang mensahe tungkol sa sealing, it is a meat in due season. Ibig sabihin, mahalaga po yan. Okay? At sabi pa, ituloy natin, and that the swift messenger should speed on their way and feed the flock with the present truth. So isa po sa present truth na pinanghahawakan ng bayan ng Diyos sa huling araw na ito is the present sealing truth na may kinalaman naman ito sa third angel's message. Dito naman sa Review and Herald, March 9, 1905, sabi, "Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. So tayo daw po ay dapat na magsikap na magiging kabahagi nitong 144,000 na masisilyuhan. Okay. May mahalaga ito para sa ating personal na kaligtasan at hindi lang 'yon, para din sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya sa Councils for the Church, page 333, sabi, "Our course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapon." So dalawa po ang choices natin dito. Either na tayo ay masilyuhan or we will be cut down by the destroying weapon. So ganun po kamahalaga yung itong tungkol sa sealing message. Okay. Having said that, I hope na naintindihan natin na mahalaga pala na pag-aralan itong tungkol sa sealing of the 144,000. Ngayon, may dalawang questions na gusto kong na-settle natin dito. Kasi ito ngayon yung nakaka-agitate sa bayan ng Diyos o sa Adventist community tungkol dito. Ano po yung dalawang questions na ito? Number one, is the number 144,000 doon sa Revelation 7 a literal number or a symbolic number? Ito ngayon ang pinag-didebatehan o pinag-aaralan, kung literal ba yung 144,000 o ito yung symbolic number lang. Okay.
sa modern SDA position, o ang modern SDA position ngayon is 144,000 is a symbolic number representing the great multitude. So, meaning, kung yung 144,000, symbolic number representing the great multitude, therefore, the 144,000 and the great multitude are one and the same group. It seems na ito ngayon ang current majority position ng Seventh-day Adventist. Okay. Ang gusto ko pong linawin ngayon, yung aming ang position ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Pero nais kong sabihin na yung position ng Seventh-day Adventist Reform Movement is the same position of the original Seventh-day Adventist Church noon. Okay? Yun po. Kung bali nama na ng Seventh-day Adventist Reform Movement, yung position ng original Seventh-day Adventist during the time na buhay po si Sister White and even many years after na siya ay namatay noong 1915. Okay. Yung isa na issue is, are the 144,000 and the great multitude one group or two groups? Ayan. Ang position ng modern SDA ngayon is 144,000 and the great multitude are one and the same group. Whereas, yung original SDA position, which is the position of the Seventh-day Adventist Reform Movement now, is that the 144,000 and the great multitude are two separate groups. So dito sa video, we will be dealing only dito sa ano, sa first question. Yung second question, we will have a second video for that. Okay? So, bakit po naniniwala ang Seventh-day Adventist Reform Movement na literal yung 144,000. Okay. Unang-una, naniniwala kami na ang 144,000 is a literal number because that is the obvious meaning sa pagkagamit doon sa Bible. Okay. Tignan natin ang isang rule of interpretation, ano? Tawag nila rule of hermeneutics. Great controversy 1888 edition 598, sabi, the truth most plainly revealed in the Bible have been involved in doubt and darkness by learned men who, with a pretense of great wisdom, teach that the scriptures have a mystical, a secret spiritual meaning not apparent in the language employed. Okay. So yun pala ang ginagamit nitong mga matatalinong tao, mga theologians, para mangaral ng hindi tama. Sinasabi nila na the scriptures have a mystical, secret, spiritual meaning not apparent in the language employed. These men are false teachers. False teachers daw po yung mga yan. It was to such a class that Jesus declared, ye know not the scriptures, neither the power of God. Okay. So ano pala ang totoo? Basahin natin. The language of the Bible should be explained according to its obvious meaning unless a symbol or figure is employed. Okay, so alam po natin na the book of Revelation is an apocalyptic book. Meaning, naglalaman yan ng mga language or representations which are symbolic. Especially na maraming visions po yan na nakasulat. Okay. But it does not mean to say na dahil apocalyptic book ay automatic na sasabihin natin na dahil apocalyptic book yung Revelation, the 144,000 must be symbolic. Hindi po. Kahit apocalyptic book yan, pero we should always remember that the language of the Bible should be explained according to its obvious meaning. Ngayon, pag yung obvious meaning or literal meaning ay makikita natin na it does not make sense kung i-apply mo, if you understand the passage in its literal meaning, then we have to go to the second option. We should understand it figuratively or symbolically. But primarily, sabi dito, the language of the Bible should be explained according to its obvious meaning. Eh yung doon po sa 144,000, sa Revelation 7, very obvious po yun na literal na number. Yan ang obvious meaning nun. So you don't have to make it symbolic.
At saka not only the 144,000, ang daming mga numbers doon na binabanggit, which is to be taken literally. Hindi mo pwedeng i-spiritualize yan o gawing symbolic. Okay. So, how do we know that the obvious meaning ng 144,000 sa Revelation 7 ay literal number talaga yon? Okay, punta tayo. Sa Revelation 7 verse 4, ay sabi, "And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of the tribes of the children of Israel." So, narinig niya na binigkas yung bilang ng nasilyuhan, at ang sinabi na bilang ng mga nasilyuhan is 144,000. So, ang obvious meaning is literal number. Kasi kung pupunta ka, markahan mo yan. Markahan mo yung mga ano na yan, yung mga tao na yan. Pagkatapos, pag natapos, eh anong gagawin mo? Paano mo na lamang yung bilang? You have to count. Eh, siyempre, bibilangin mo. At sinasabing yung natatakan is 144,000. Alangan naman sasabihin mo, symbolic yun. O, halimbawa, ikaw ay isang forest guard. Sabi mo, dito sa 1 hectare na ito, na niyugan, puntahan mo at tatakan mo ang lahat ng mga puno ng niyug dito sa 1 hectare na ito. Pagkatapos, magre-report. Sabi niya, natatakan ko na po lahat. O ilang ang natatakan mo? At ilang namarkahan mo? 144,000 na puno. Ibig bang sabihin na, ano yan? Symbolic yun? Hindi po, pwedeng isi-symbolic mo. The obvious meaning is that it is a literal number. Okay. Ano ang mag-support doon? Kasi, yung 144,000, hindi lang basta binigay yung number, pero pinakita pa kung paano na-compute yun. How did they arrive to that number? It is not an arbitrary number, pero sinabi doon na mula dito sa verse 5 hanggang sa 8, sinasabi na there were sealed 12 tribes in each of the 12 tribes of Israel. So 12,000 ang nasilyuhan sa bawat tribu ng Israel. So 12 tribes yung Israel, so 12,000 times 12 equals 144,000. So, pag ganun kasi na kinuwenta mo, kung paano mo, kinompute mo yon, ibig sabihin, talagang hindi symbolic, kundi literal number talaga yan. That is the obvious meaning. To spiritualize that number, wala, hindi po pwede talaga yun. Oh? O kaya sabihin natin, hindi tama. Okay. Sabi kasi ng isa, hindi ng iba, hindi naman pwede na iliteral mo yan. Kasi kung ililiteral mo yung 144,000 at saka ililiteral mo yung 12,000 from each tribe, you have to make it literal din yung 12 tribes. Na ibig sabihin, mga literal na Jews din yon na 12 tribes. Ay hindi naman po ganun. There is no biblical rule of interpretation na magsasabi na kung yung number ay literal, dapat yung tinutukoy doon na binibilang ay dapat literal din. No, wala pong ganun. Okay, magbigay tayo ng ano. Halimbawa, dito po. Sa Daniel 7 verse 2, "And four great beasts came up from the sea, diverse one from the other." Okay. Meron ditong four beasts. Four, ang tanong, literal number ba yung four? Literal number yun. How about the beast? Yung beast, yun ang symbolical. Sumasagisag yung beast. It represents what? Nations. Oh, in this case, yung four beasts represents the four great empires. Okay, so makikita ninyo na yung number na four is literal. Pero yung beast ay hindi literal. Symbolic yan. So, when you make a number literal, you don't have to make the beast literal also. It could be symbolical. Yan. Ano pa na sinasabi? Dito sa Revelation 13 verse 11, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon." So, tignan natin dito, merong isang hayop
Okay, yung isang hayop ba yun, yung number na isa ay symbolical? Hindi, literal, isa talaga yun. Pero yung hayop, symbolical yun. It represents what? The United States of America. Okay. And how about yung sabing two horns? Yung bang two na number ay literal? Hindi. Literal po yan, hindi symbolical. Yung, how about the horns? Symbolic. So, hindi pwede na, hindi natin pwedeng sabihin na kung illiteral mo yung number, you have to make the others literal also. Hindi po pwede yun. Kagaya ng, kung illiteral mo yung 12 tribes, yung word, yung number na 12, illiteral mo din yung tribes na, literal na Jewish tribes talaga yan. Hindi pwede yan. Literal can go together with symbolical. Magkaparis yan. At marami tayong maisasite na example yan. Oh, from the Old Testament and the New Testament. Sa Daniel 8 verse 14, nandun yung 2,300 days. Yun bang 2,300 na number ay symbolical o literal? Literal yun. Eh anong part doon ngayon ang symbolical? Yung days. Kasi a day represents a year. So yung one day equals one year. Yung 2,300 days represents 2,300 years. So yung symbolical doon, yung days, which represents years, pero yung 2,300 na number, hindi yun symbolical. Literal yun. So by pair yan, literal number with a symbolical element doon. Na yung kung ano ang tinutukoy. Doon naman sa ano, sa dream ni Joseph. Naka-dream siya ng ano, seven corns na matataba. Pagkatapos, merong seven corn na payat. Okay. Yung corn doon, symbolic of 7 years. Yung fat corns doon, symbolic of what? 7 years. Pero yung seven, that is literal. Kung seven man yung sa vision, seven corns, 7 years naman. So, literal yung number, pero yung pinatutungkulan na binibilang, yung corn ay symbolic. Yan po mga kapatid. So, ito po yung mga evidence natin. And we can count so many instances in the Bible na yung talagang number is literal number. Although, yung kaparis niya ay symbolical. Kagaya ng beast, horns, at saka yung days, at saka yung iba pa. Katulad din ng seven heads, at saka yung seven crowns, at saka yung ten horns. Yung mga number yon hindi symbolic. Hindi yan, puro literal yan. Kaya may pattern po tayo sa Bible na yung mga number talagang binabanggit doon is literal. Kaya from that, we conclude na yung 144,000 ay literal. Okay. And besides, itong interpretation ng opposition ng Seventh-day Adventist Reform Movement is the same position of the SDA pioneers. Basahin po natin. Doon sa isang pamphlet na sinulat ni Uriah Smith, na ang title is The 144,000. Okay? Actually, na-print ito. Hindi ito pamphlet. Na-print dito sa Review and Herald, August 10, 1897. Sabi niya, the number 144,000 must mean a definite number. Must mean a definite number composed of just so many individuals. It cannot stand for a larger but indefinite number. Hindi daw pwede yun. For in verse 9, another company is introduced which is indefinite in its proportion. Okay. So, sa verse 8, sinasabi doon na yung 144,000 ang bilang ng mga silyuhan. Sa verse 9, na-introduce naman yung great multitude na indefinite ang number. So, yun na, that makes a distinction na talagang literal yung isa ay indefinite ang bilang. Okay, tuloy ko. Sabi pa dito, if the 144,000 were designed
to represent such an indefinite number, kagaya ng great multitude. Then John would have said in verse 4, and there were sealed a great multitude which no man can number out of all the tribes of the children of Israel. Nagets niyo ba yan, mga kapatid, yung logic niya? Kung intention talaga ng Panginoon naunawaan ni John na the 144,000 was intended to symbolize the great multitude, then he should have written like this down. Sabi sa verse 4, and there were sealed a great multitude which no man can number out of all the tribes of the children of Israel. Pero hindi niya sinabi yon. Bakit? Because the 144,000 was meant to be a literal number. It was not meant to be a symbol to represent the great multitude. Tulad ng ating gusto ng ibang mga kapatid nating SDA na paniwalaan natin ngayon. Okay. But instead, sabi ni Uriah Smith, instead of this, he says, 144,000, 12,000 from each tribe, a number which can be easily enumerated. The reason for this distinction is apparent if we take the innumerable multitude of verse 9 to be the whole host of redeemed who will have part in the first resurrection. Ano daw po yung yung understanding ng SDA, what will compose the great multitude of verse 9? Sabi dito, if we take the innumerable multitude of verse 9 to be the whole host of redeemed who will have a part in the first resurrection. Kailan ba mangyayari yung first resurrection? It will take place when Jesus comes. Yun daw po yung mga ma-resurrect doon at the coming of Christ, yun yung mag-compose ng great multitude. Okay, yun ang position ng SDA nung araw. How about the 144,000? Ang sabi dito. And the 144,000 to be Christians who will be alive on the earth when Christ appears. Ayan. And that the 144,000 are the ones who will be thus alive and meet Christ at His second coming appears from the prophecy where they are next mentioned. Saan po daw na ipakita na yung 144,000 ay sila yung mga buhay at pagdating ni Jesus Christ? That is in Revelation 14 verse 1 to 5. Here they are represented as coming triumphant out of the last religious conflict in this world. And as being redeemed from the earth and redeemed from among men. Yung expression doon na redeemed from the earth and redeemed from among men, in the context of the second coming of Christ, means that they will be alive when Jesus comes. Yun po yung tinatawag na living sense. And Sister White endorsed this. Sign po natin. Her writings, page 14, paragraph 1. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming. The living sense, anong tawag doon? The living sense, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. So yun palang mga 144,000, they are the living sense na dadatnan ni Jesus dito sa lupa. At ayon sa mga pioneers, kasama yung mga Adventist na faithful sa mensahe na namatay, and they were sealed with the seal of the living God, ayon sa Revelation 7, at they will be resurrected at the partial resurrection, at the between the 6th and the 7th plague. Doon po sila ma-resurrect. For that reason, pagdating ni Jesus Christ, kasama sila sa tinatawag na living sense. Yan po ang position ng Seventh-day Adventist Reform Movement, at yun din ang position po ng original Seventh-day Adventist. So, ang conclusion natin dito, meron tayong dalawang idea, dalawang position. Yung 144,000 ay symbolic. Ito yung position ng Seventh-day Adventist ngayon sa yung modern Seventh-day Adventist. Yung 144,000 ay literal. Ito yung position ng Seventh-day Adventist na original. Mula nung na-organize ito hanggang doon sa
kung kailan nila pinalitan. Hindi nga natin alam kung kailan nila pinalitan ito. Okay, so yun po. So ang tanong ngayon dito, alin ngayon ang tama? Yung old o original Seventh-day Adventist na nandun pang kasama nila si Sister White, kasama pa nilang Spirit of Prophecy, o yung modern Seventh-day Adventist ngayon na kasama nila ang mga Jesuits? Oh, kayo po ang magpipili dyan. Ano sa tingin niyo? Para sa amin po sa Seventh-day Adventist Reform Movement, we take the position with the Seventh-day Adventist pioneers. Sa palagay po namin at buo ang aming paniniwala na yung position or doctrinal position ng Seventh-day Adventist noon is the correct one. Not because nandun si Sister White, no, not because it is solidly founded on the Bible. Based on yung tinatawag natin na respected hermeneutical principle of Bible interpretation. Yan po mga kapatid. So hanggang dito po ang ating presentation ngayon. Yung abangan niyo po yung susunod na presentation natin tungkol po doon sa kung dalawa bang grupo yung Great Multitude 144,000 na Great Multitude o iisang grupo. That would be the next. Thank you very much.